Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Noong mga araw na iyon, si Moises ay umahon sa bundok ng Nebo sa itoktok ng Pisga. Sa gawing silangan ng Jericho, doon ipinakita sa kanya ng Panginoon ang buong lupain mula sa Galaad hanggang sa Dan, ang buong Neftali, ang lupain ng Ephraim at Manases, ang buong lupain ng Huda hanggang sa kanluran, ang Negeb at ang kapatagan. Sa makatuwid ay ang kapatagan ng Jericho, ang lungsod ng mga palaspas hanggang Zoar. Sinabi sa kanya ng Panginoon, iyan ang lupain na aking ipinangako sa inyong mga ninuno, sina Abraham, Isaak at Jacob. Ipinakita ko ito sa iyo, ngunit hindi mo mararating. At si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay sa lupain ng Moab. Ayon sa salita ng Panginoon, inilibing siya ng Panginoon sa isang lambak sa Moab, sa tapat ng Bet Peor. Ngunit ngayon walang nakaaalam ng tiyak na lugar. Siya'y 120 taon nang namatay, ngunit hindi lumabo ang kanyang paningin, ni hindi nang hina ang kanyang pangangatawan, 30 araw siyang ipinagluksa ng Israel. Si Josue ay puspos ng kaalaman at kakayahan sa pamamahala pagkat ipinatong sa kanya ni Moises ang mga kamay nito at sinunod siya ng mga Israelita. Ginawa nila ang lahat ng utos ng Panginoon. Sa Israel ay wala nang lumitaw na propeta tulad ni Moises na naging tapat at nakakausap ng tuwiran ng Panginoon. Wala ring nakagawa ng mga kababalaghang tulad ng ipinagawa sa kanya ng Panginoon sa Ehipto. Sa harapan ng Faraon at ng mga lingkod nito, wala ring nakagawa ng makapangyarihan at pambihirang mga gawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng bayang Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Moises ay isang tao na mahirap pantayan sa bayan ng Israel. Hindi nga siya mapapantayan. Sa pamamagitan ng mga himala, inilikas niya ang Israel sa kuko ng Ehipto. Siya ang naging dakilang mambabatas na nagbigay ng batas ng Diyos sa bayan. Hindi lang niya binigyan sila ng batas, ngunit hinubog niya ang bayan ng Israel sa pamumuhay ayon sa batas sa loob ng 40 taon sa paglalakbay sa disyerto. Napakalapit ni Moises sa Diyos na nakikipag-usap siya sa Diyos ng harapan. Siya ang dakilang tagapamagitan ng Israel sa Diyos. Pero hindi siya nakapasok sa lupa na ipinangako. Hindi ito ang magiging papel niya. Dinala niya ang bayan sa pintuan ng lupain. Si Moises ang kanyang katiwala, ang mangunguna sa mga tao. Pagpasok sa lupain. Si Josue, ang kanyang katiwala, ang mangunguna sa mga tao pagpasok sa lupain. At si Josue, ang mangunguna na puksain ang mga tagaroon upang ipamigay ang lupain sa 12 tribu ng Israel.
Bago mamatay si Moises, dinala siya ng Diyos sa taluktok ng bundok ng Nebo sa lupain ng Moab, at doon pinakita sa kanya ang buong lupain. Doon namatay si Moises sa bundok ng Nebo sa gulang na 120 taon na hindi nanlabo ang kanyang mata o nanghina ang kanyang tuhod. Inilibing siya sa Nebo na hanggang ngayon walang nakakalam kung saan siya inilibing. Ang Pentateuch o Torah, ang unang limang pinakamahalagang aklat sa Lumang Tipan, ito'y tinatawag din na mga aklat ni Moises. Noong ang paniniwala ng mga tao na ito'y sinulat ni Moises, pero ngayon alam natin na ang mga may akda nito ay dumaan sa maraming kamay. Pero ang pinakabida sa mga aklat na ito ay si Moises, maliban sa aklat ng Genesis na nagsisilbing introduction sa kasaysayan ng sangkatauhan at ng bayan ng Israel. Ang mga batas na nakalagay sa Torah ay binigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Talagang malaki ang papel ni Moises sa pagbuo at sa buhay ng bayan ng Israel. Sila ay naging bayan dahil sa batas na bumubuklod sa kanila. Ang identity ng mga Hudyo ay ang kanilang mga batas. Pero kahit na dakila si Moises, para sa ating mga Kristiyano, mas dakila si Jesus, ang bagong Moises. At si Jesus ang nagdala sa atin sa kaligtasan mula sa kasamaan. Dinadala tayo sa bagong patutunguhan natin, ang langit. Nanguna na siya roon. Kay Jesus din nagsimula ang bagong tipan na pinagtibay ng kanyang dugo at ng kanyang pag-aalay. O Jesus, hindi mo binaliwala ang batas ni Moises, ngunit pinagtibay at pinadali mo pa ito. Tulungan din ninyo kaming mapahalagahan ang mga himala at aral ni Moises upang patuloy kaming makalakbay tungo sa katuparan nito na walang iba kundi ikaw o Panginoong Jesus. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.